Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. Napablog lang po akong bigla habang ako'y nakatambay dito at naghihintay ng grab food na inorderan ko. Mayroon po sa akin nagchat eh. Mayroon po sa akin nagpaabot ng isang impormasyon na ito parang blind item natin kasi gusto kong pangalagaan din yung pangalan nung nagbigay ng impormasyon sa akin. Ngayon po, meron pong isang tao, yan, merong isang tao ha, tao, nangungutang ng 75,000 sa isa pong nagtatrabaho o OFW po sa ibang bansa. Yan, OFW po sa labas po ng bansa nagtatrabaho, OFW. Ngayon, nangungutang ng 75,000 pesos. Kasi itong inuutangan, medyo siguro dahil natunugan nila na mabait, natunugan nila na maluwag sa pera. Ngayon po, itong taong ito na nangungutang, una daw, nag-aalok ng mga gamit para sa isang vlogger. Di syempre hindi tinanggap kasi hindi naman niya kilala yung tao, 'di ba po? 'Di ba? 'Yun ang mahirap eh, yung mangungutang sa iyo hindi mo kilala, eh. 'Di ba? Kasi hindi mo na mahahabol 'yan kapag hindi nagbayad sa iyo. Ngayon, itong nangungutang dahop na dahop ba? 'Yun. Kumbaga nagdarahop kaya ganoon kasi kung makikita ko po ito sa Facebook o makita ko minsan sa mga ilang video, nasasama po ito, nakakasali. Parang alam niyo yung marami siyang pera kung titignan. Kung titignan niyo siya, mukhang mapera, mukhang mayaman. Di ngayon po, dahil nga sa binigay sa akin na info ng isang tao din, yung inuutangan, saka yung tulay para makautang, nababahala po siya. Kasi, bakit siya ang napagtanungan na mag-utang? Alam niyo po, napakahirap po eh. Ako, tulad ko ha, ako po dumaan din po ako sa pangungutang. Pero lahat naman po ng mga nautangan ko, yung kakilala ko at yung kaklose ko, at never po akong nangutang sa hindi ko kakilala, sa hindi ko kaklose. Hindi ko man lang nakikita anino. Hindi, yan po ang mahirap niyan, yung mangungutang ka, hindi mo man lang kilala, hindi mo nakikita, hindi mo alam tunay na pangalan, hindi mo alam po saan nakatira. Ngayon, itong nangungutang na ito, baka daw kaya nangungutang, para maibalik daw yung pera ng mga nanay. Para sa akin na, kung doon gagamitin yung pera, parang para sa akin, okay, kasi maibabalik na ang pera ng mga nanay, yung limang nanay na tumulong. 'Di ba? Kasi dapat anim 'yon yung nanay, pero lima lang naman po yung nagbigay ng pera. Yung taga Japan wala pong naibigay yon ni Cinco Duleng. At hanggang ngayon nga po yung pinaluwalan na pangbigay hindi naman din po binabayaran dun sa nanay na isa. Ngayon, alam niyo po yung bakit ganto itong mga taong ito, na kapag may nalaman sila na mayroong pera yung isang tao, parang sasamantalahin nila. Parang meron silang alam niyo yung sa totoo lang, ito talaga punto ko, nakakahiya po. Kasi ang amo mo na tinuturing mong amo andoon sa magandang lugar, astang mayaman, mukhang mayaman. Tapos ngayon, ikaw na nandyan sa Pilipinas na parang given na given naman na trabahante nga ba talaga o kung ano man ang kanilang pinagsamahan, kung ano man ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, bakit mangungutang ka sa tao na hindi mo kilala? Bakit ka mangungutang sa isang tao na yung tao nagpapakahirap sa abroad, nagsusumikap sa abroad, tapos uutangan mo? Hindi ka naman kilala.
hindi ka naman kaano-ano. Alam niyo yung napakahira para sa isang OFW ang magpakawala po ng pera. Actually, itong pera po na inuutang po nung tao na yon, eh pera daw po ng ano, pera daw po na parang pambili yata ng motor. Ngayon, dahil nabalitaan yata na hindi nabibili ng motor itong isang tao na ito, isang vlogger na ito, eh gustong sunggaban at utangin yung pera. Alam niyo, ano eh, napaka parang saan gagamitin yung pera? Diba? Bakit ka mangungutang? Ito pinakapunto dun eh. Bakit ka mangungutang sa hindi mo kakilala? Bakit ka mangungutang para saan yung pera? Diba? 75,000 pesos. Buti sana kung yung 75,000 pesos na yun, 75 pesos lang kahit ibigay na lang sa'yo. Diba? At yung asta nga kasi, eto nga po kasi ang mahirap dyan. Astang mayaman, pormang mayaman, buhay mayaman, tapos nangungutang ng ganun kalaking pera dahil lamang sa hindi natin malaman na dahilan. Kaya po ako napavlog kasi nga po, medyo malapit po sa akin yung involved na vlogger dito. At nakaka, ano po talaga, nakakabigla dahil itong taong involved sa mga utang-utang, eh hindi naman to ano, hindi naman to masasabing pipitsugin sa totoo lang ha. Kasi nakikita ko dati nung ito eh parang friend ko pa sa Facebook. Ano to? Mapera. Oh, kung makikita niyo po ah, mukhang ano, mukhang hindi naman nagdarahop, mukhang wala namang kumbaga walang problema sa buhay. Talagang kung makikita niyo mayaman. Pero bakit ngayon nangungutang sa hindi niya kakilala? Pinapangutang ba niya yung kanyang ano ba to, amo ba niya, pinapangutang ba niya tong amo niya o boss niya, para kanino ba yung perang uutangin niya? Alam niyo po, lalabas at lalabas to. Alam ko hindi to maililihim, pero binlined item ko na nga lang kasi nga eh hindi ko lang talaga maatim na merong isang taong mangungutang sa hindi naman niya kakilala. Kasi yung nagbigay po sa akin ng impormasyon ay nagulat din siya dahil bakit gano'n? Nangungutang sa akin to, hindi ko naman to kakilala. Medyo malapit din po sa akin yung nagsabi sa akin, pati yung vlogger na nagsabi sa akin na yung vlogger walang kinalaman. Kumbaga, parang tulay lang siya. Ngayon yung nagsabi sa akin po, malapit sa akin yung vlogger, ngayon yung nagsabi po, medyo malapit din sa akin. Kaya nga po napavlog ako ngayon, napablind item ako. Kasi nga, bakit mangungutang sa hindi mo kakilala itong taong to, eh hindi naman mukhang nagdarahop. Buti sana kung makita natin wasak-wasak yung bahay, makita natin walang malamon, makita natin nagbubukas ng rep ang laman, isang kilong bigas, pero hindi. Nagagawa nga nung tao na nakapaligid dito na mamigay ng grasya sa ibang tao, tapos ngayon mangungutang ng 75,000 sa hindi kakilala. Kaya alam niyo po ah, hulaan niyo kung sino, ito. Kung sino unang makahula diyan sa comment section nung sinasabi kong tao na 'yon. Hindi ako magbibigay ng ano ng kasarian. Basta tao lang yung sinabi ko. Kung sino man po makahula diyan, meron kayong load sa akin. Siguro gawin nating 500 pesos load 'yan sa mga nasa Pilipinas. Basta sa Pilipinas po, lahat pwede kayong sumagot, mga OFW o kahit sino pwedeng sumagot. Basta yung pun load sa Pilipinas ko po ipapadala. Yan, sa Pilipinas po darating. So, yun po, yun lamang po. Yun lamang po ang aking yun lamang po ang aking concern ngayon dito. Dahil ganun ba talaga ang mundo? Ganun na ba talaga ang naging kalakaran? Porke mabait yung tao, porke nakita niyo maluwag sa pera, uutangan niyo? Ganun ba talaga? So, yan nako magiging malaking issue na naman 'tong pinakawalan ko na 'to at baka ako'y mabash, 'di ba? Pero meron akong mga dito, meron akong mga katibayan dito na talagang yun ngang tao na yun, eh nangungutang sa hindi niya kakilala, sa hindi niya kaklose. Yan. So, kayo na bahala kung sino mahulaan nyo. Maraming salamat po.